Hello, hello, hello. Hello po, andito na si John, Hello. nawawala pa si LJ. Hello everyone. Ang dami na nating audience agad. Wow, ang aaga nyo. Nawawala talaga. Grabe na. Nawawala Nawawala pa siya. si LJ, hindi pa siya dumarating. Ayan, marami pang dumadating. So, hello everyone. Good evening. Ay, bakit ako may nakikita ang video sa television natin, ha? Hey everyone, good evening. Ayan. Ayan, hello everyone. So welcome sa ating episode 12 ng webinar. Yay! So good evening everyone. Ang dami nang nagcha-chat. Wow, may 15. May 16 participants na agad, Astig. Oo nga, may naka 16 na tayo. Wow. Oo. Antayin lang natin yung iba. Oo, dumadating pa sila. So, so let's good say evening. hello and good evening to John, sa guest Hello. natin, si John Pagulayan. Good evening to Elizabeth, Carolyn, Sophia, si Divine. Actually, si Divine, parang nakita ko na itong nag-comment ng ilang beses. Oo. Ruth, Amy. Amy ba? Amy. Amy. Mimi. Hi, Alfie. Oh, Ace. And good evening. Ayan, good evening everyone. So ito, kanina nga nag-uusap na kami nila John about his freelancing journey. So mamaya ikakabit ko yon sa video na sa ating webinar. Akala ko yun na yun eh. Hindi pa. Testing lang, testing. Oo, sound check muna. Oo, sound check muna para sure. Kasi baka mamaya walang sound. Ayan, so John will talk about his freelancing career. Ayan, pare-pareho pala kaming tatlo, nakakatawa, no? So, lahat kami nag, call center, mga hindi graduate ng UP. Ano course mo pala, John? Materials engineering, yung pinaka first year na in-offer siya sa UP. Oh, ano yun? Materials engineering. Parang industrial design, ganun. Sabi nila, combination daw siya ng chem at ng civil engineering. So, pag-graduate ko daw, ang trabaho ko, gagawa ako ng Tupperware. Ay, ganun. Ah! O, sabi nga, seryoso yun, seryoso yun. Gagawa ko lang. Mga household products? It's more like yung parang structural engineering ng isang bagay. Let's say, Tupperware, di ba kailangan matibay siya and all that. Mm-hmm. Parang ganun yung ano. So, pinag-combine na civil kasi parang structure. Tapos yung chem-eng kasi yung mga, yung mga parang composition ng mga bagay-bagay. Grabe, wag niyo mong torture rin dito. 10 taon na ako. Nakalimutan kasi, na. Ilang years na? 6 years na ako na sa skena. Oo. Oo. Tapos sa call center, 8 years. So, nga, ang tagal-tagal na. Si LJ, hindi pa graduate kasi naka 4 years ka pa lang sa call center. Oo. Hindi, kaya nga ako umalis eh, kasi malapit na ako mag 5 years. Ay, ganon. Ayun. So, ayan, 9:03 na. So, introduce ko na si John. Ayan. So, syempre, tatanungin nyo, sino tong si John Pagulayan na to na pinost ni Tasha dun sa Work From Home Be Awesome na group, ganyan. Tapos meron pa siyang nalalaman na 100 likes, 100 shares, 100 comments. Ayan, ganyan. Yan, so, John is is a Filipino freelancer. Ayan, nakatulad natin. And then, so, sabi niya sa kanyang bio, he believes that Filipino freelancers have what it takes to have a thriving freelancing business. Kasi, na-find out lang namin kanina ni LJ na parang wala talaga tayong alam kung paano gumawa ng freelancing business natin na hindi tied sa third-party platform like Upwork, yon onlinejobs.ph, ganyan, yung mga freelancer.com, yan.
So, si John po is a copywriter. Yan. So, he writes emails for a living. Tapos may full-time job ka pa ba ngayon, John? Trainer ka pa din hanggang ngayon? Ay, nag-mute ka. Ayan, nag-mute. So, trainer ka pa rin eh. Ay, hindi na. So, nag-resign ka na doon. Wala. Job mo. Matagal na, siguro mga 2 years ago yata, 3 years ago. Wala na ako sa corporate. So, I mean, napakaganid ko naman nun kung pinikita ko tapos matrabaho pa ako. Grabe naman. Malay ba so, namin? Baka yun ang gusto mo. Hindi, talaga, sa totoo, nagtamad akong tao. So, I do the minimum necessary. Ayun. Kaya kung ano yung pinakamadaling gawin, dun ako. Ayun, tama kung anong pinakamadaling gawin. Oo nga. Yan. And then, yan, so copywriter, pwede po bang pa-explain sa amin kung ano ibig sabihin ng copywriting sa mga ano super duper newbies dito? Kasi yung kapatid kong accountant, sabi niya, copywriting, ano daw, yung nag-edit ng libro, ganyan, akala niya ganyan, hindi ganun yun. Kasi yun alam, yung pinag-aralan sa school, copywriting. Alam ko, copy editor yun eh. Oo, oh, yun din sabi ko. Sabi ko, copy editor yun, hindi yun copywriter. Yeah. So, bali yung copywriting, actually, nung unang sumalta sa copywriting, I also don't know what copywriting is. It's like, alam ko, siya yung naglalagay ng TM sa mga logo. Alam niyo. Ay, oo nga, copywriter. Ah, trademark! So, parang trademark. Pag nag-trademark ka, parang ikaw yung copywriter. Parang ganun. Yun yung alam ko. Mas para hindi ka makabla, ganun. Yun yung alam kong copywriting. But let's just say na ano na in terms of na maintindihan ng normal na tayo na yung naintindihan ko, copywriting follows direct response marketing. It's like when I say direct response marketing, that means marketing that elicits an action. And prime example nito is yung post ko. Diba? I mentioned step 1, do this, step 2, do this, step 3, do this, diba? And I made people do an action. So what I did there, what I wrote there, is a Facebook post, but it can also be considered copywriting because I made people take an action. So that the action could be likes, shares, comments, click, buy, watch, anything that would make a prospect take an action or something else. Yun yung ano, yun yung direct response marketing. And the written form of direct response marketing is called copy. Oh, ganun pala. So, direct response, di ba, yun po yung ano, yung mga dati na nagsisend ng mails, ganyan. Oh, actually, the prime example ng direct response na alam ng mga tao ngayon, up until now, is yung kapag nakakita ka ng na exercise equipment kapag gabi na, nanood ka ng TV, may exercise equipment. Sabi, grab this right now. Home shopping TV. And if you, you know, home shopping TV, and then 5 minutes, if you grab this right now, you'll get an eleganteng platito or whatever. That's a really prime example of direct response marketing. I like, you know, folks also to watch that, not because gusto lang mag-exercise or anything. It's that, kasi yung mga yun, kumikita yun eh, yung mga ads na yun. It may be as corny as it seems. As, you know, it's as, nakukornihan ako dun, but the point is, they work. Okay, people won't, kumbaga, if people pay for an advertising spot for like 50,000 pesos, they expect that if they pay 50,000 pesos, they're gonna get 51,000 pesos back. And I get, di ba? So, if I invest 50,000 pesos and I get 51,000 pesos back, ang tanong ko sa'yo, how many 50,000 pesos would you invest? Dami. Right, as many as you can. Mm-hmm. Yun yung direct response marketing. Oh, kaya pala yung ano, boron letters, merong computation doon. Ah. Pala. Nabasa mo na yun, LJ. Oo. Binibilang niya yung envelope. Kung envelope ay 50 cents, ganyan. Right.
It has to be, kailangan may tubo eh. Kasi yung commercial, it's not direct response. Commercial is, may branding. Kumbaga, hindi na, anything that can be tracked, yung nasusuko. Yun ang direct response. Kasi yung kapag, yun, kapag commercials lang ng time, yun, or surf, hindi naman nila, let's say, commercial sila ngayon, hindi naman nila alam kung ilan yung bumili because of that commercial, di ba? Yeah, hindi siya nami-measure. So, hindi siya nami-measure. So yun, hindi siya, advertising siya, yes, but it's not an example of direct response. Okay. Oo, oh, ayun. So, alam na natin ngayon, mas malinaw na siya. So, what? Kung ano yung direct response marketing at saka copywriting. Ayan. And dyan, ibibigay na namin sa'yo ni LJ ang stage. Ako na lang ang mag-move ng slides mo. Ay, meron pala tayong proof pala. Ito na. Ito na ba yun? Ayan. So, explain mo sa amin dyan kung ano. Biglaan naman yun. Nakala ko nasa dulo pa. Sa introduction dapat. Oo nga pala. Oo. Actually, I sent that to you kasi just to show people what's really possible when it comes to freelancing. Kasi, ang lagi kasi when people say freelancing dito sa Pilipinas, people think na PA, people think it's writing, people think it's SEO lang, ganun. But when you say freelance kasi, it goes by, you know, whatever skill you have, you can turn it into a freelance business. So, let's say coach ka, pwede ka mag-freelance coach. Let's say consultant ka, pwede ka mag-freelance consulting. Gusto ko lang misconception na yun. So, yung nakikita ngayon dyan na invoice ko, if you're gonna take a look at the dates, that's from January 3rd up to January 10th. So that's in a span of, 7 days. Diba? So if in 7 days, you can make, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. $10,000, that's, may na ako mag-compute. So mga 500, let's say 500,000, let's say 500,000 pesos in a span of 7 days. Diba? Just imagine how much you can make in a month. Oo, so isang buwan ka lang magtatrabaho sa isang taon, pwedeng ganun. Oh. Yep. Yun yung point doon. So, bali ang sa akin lang is, even if I can make like 1 million a month and more, kapag ganyan na ako, let's say I reach 10,000, I stop. Kasi, doon na papasok sa freelancing yung time freedom, di ba? Kaya ka nga nag-freelancing kasi you want to have the freedom to take, you know, to take your family out for dinner, tumambay, gumala, magpatanga-tanga. Yun naman tayo. Yun naman yung, mababaw lang ng mga ligayahan natin eh. As long as we can do whatever we want, we can buy things without looking at the price tag, masaya na tayo. So, yun lang. So, what I'm saying is, this is not really for me to brag because if that's meant to brag, ibang screenshot ang papakita ko sa inyo. But, it's not meant to impress, but rather to impress upon you that freelancing is a business, and as like every every business, it has the potential to grow as much as you want to grow it with. You're not limited to per hour, per day, or per week. Yun yung sa akin. May tanong dito si Sophia. Sabi niya, it's that also applicable with graphic designers as freelancers. To tell you the truth, Sophia, whenever I see people, that are in my circles, like graphic designers, web designers, actually, pinatawanan lang nila yung income ko. Ganon? Hmm. Seryoso. Parang ako yung baby nila dun. Oh, kawawa naman. Naka 10,000 lang siya. Parang ganon. Seryoso. Yan, sana tingnan din namin yung mga friends mo. And John, question lang pala. Yes. Gaano ka nakatagal nag-copywriting bago mo na achieve yung ganyan na rate mo ngayon? Kasi baka isipin ng iba, matagal-tagal mo na. Okay. Let's just say that kasi before umabot ng ganyan, my income was like $2,000, parang ganun.
So, from 2,000 to 10,000, I think it was only a matter of 4 months. Oh, grabe ah. 4 months na. It was only a matter of 4 months. Mm-hmm. Kasi, I think I got a mentor back then. Tinuruan niya ako about the mindset and stuff. And the weirdest thing is, in order to make that income, I didn't learn any more copywriting. The same copywriting skills I have when I was earning 2,000 was the same copywriting skills I have when I'm earning 10, 15, or 20. It was like the same. Kumbaga, siguro mga 1 year and a half akong nagtiyaga na bariya-bariya yung tinatanggap. And then all it took was like a month or two from someone else or from a mentor, and then boom, parang biglang sumabog na lang yung di ko siya ma-explain. Up until now, I'm at awe na all it takes is a change in the mindset, you know. Like what I've been doing back then, it's the work I've been doing 2,000 is the same work I'm doing earning 10,000 or 15,000. Yun ang nakapagtaka doon. Wow, nice speechless ako doon. Oo nga. Tanungin ko sino yung mentor nyo. Yan. Actually, sa totoo lang, hindi ko siya pwedeng sabihin. Tinanong din ako ni Mervy kung sino yung mentor ko sa copyright. kasi ang totoo, hindi siya nagtuturo. Hindi siya nagtuturo ng copywriting. So, what I did was, may nagsabi kayo sa akin, like, parang tanong ako sa isang group, sabi ko, gusto ko na, naiingit kasi ako may nakikita ko mga six-figure copywriter, mga alam mo yun, nakaingit. So parang sabi ko, what would it take for me to reach that level? Tapos parang may nag-reply sa akin na, find someone that you admire, and then someone that already has what you have, someone who does what you do, and then ask them to teach you. So, naghanap ako ng mentor. As in, yung nag-offer talaga ng service. And walang nagre-resonate sa akin. Naranasan yun na ba yun? Parang, may mga nagbibenta ng course, but it doesn't hit home. Hindi ka kampante na mag-gumasos ng pera. Parang ganun. So, what I did was, I found someone na gusto ko talagang gayahin, and I stalked him. Na parang, girlfriend na hiniwalayan ng jowa. Parang ganun. Inisto ko talaga siya. Parang ganun. Literal, inisto ko talaga siya. I bought his product, etc., etc. So parang sabi niya sa akin, parang nakulito na siya, sabi niya. Okay, since kanya kakulit, sige, kukoach kita. Pero $5,000. Sinabi niya yun, feeling ko sinabi niya yun para lang paalisin ako. Alam mo yun, parang tumigil ka na nga, eto 5,000, tingnan natin kung mababayaran mo, parang ganun. Umuo ako. But in fact, nung time na yun, wala talaga akong pera. As in, like, 56,000 yan yata yung credit card limit ko nun. So, basically, ang sabi ko sa kanya, pwede bang installment 1,000 kada buwan. So it's like, kailangan kong gumawa ng 40,000 every month para lang mabayaran siya. Ganun siya. Ganun yung nangyari. So may mga nagtatanong dito, sabi niya, kay Marisol, 4 months lang. Hindi naman 4 months. Actually, yung 4 months was that transition from earning a little to earning a lot. Yun yun eh. May we know who your mentor is? Well, sadly, no. Kasi baka mamaya mag-alit siya sa akin, sinabi ko yung pangalan niya. Baka diba, i-stop din nila siya. Oo. Oh, sinabi ko pa naman kung paano kong ginawa yung... paano ko pa naman ginawa. Tapos, local board, international. Actually, Daisy, ngayon lang ako, kanina sinabi ko na ito kay Latasha, ngayon lang ako na-expose sa locals. Wala talaga akong kaalam-alam dito. Hindi ko alam kung sino yung mga superstar dito sa atin. Carolyn, can we stalk you? Huwag naman. Can we stalk you? Yes, yun talaga. Tagasahin ka daw po. Add mo na lang ako sa Facebook. Pwede na yun. So, follow mo lang yung page. Okay na siguro yan.
is he an entrepreneur also? Yes, he is. Yes. Yun yung sinasabi ko eh. I'd rather follow someone who doesn't really teach, but rather just do what he does day in day out. Kasi I know that ano eh, that they're doing. Alam mo yan, that what they have is like really first hand experience. Kasi pag matagal ka na nagtuturo, let's say, di ba naging trainer ako. I remember may time na parang yung mga training ko dati, mas magaling na sa akin. Kasi ako matagal na akong din nagko-calls. Parang ganun. Oo nga. Yun lang yung sa akin. I mean, yes, you can follow people. Nakita ko maraming ano eh. Yun, inroll kayo kay Tasha. Meron siyang course about sa VA. I know a lot of people na ano eh, that are teaching this. Yun na lang po magturo sa, yun na lang dyan magturo sa amin. Ruth, sensya na hindi talaga. Well, I'll think about it. Not, di mo siya sabing never or whatever. Kaya lang, sabi ko nga, medyo tamad ako. sige, try natin. Ito, actually ito na yun eh. Nagtuturo na ako ngayon. Oo nga, nagtuturo na si Jan ngayon. So, kailangan dito natin siya i-stalk. Simulan niyo na ang pag-i-stalk, guys. Ayan. As a freelance po ba, ano talaga skills na dapat ma-develop? Well, siguro mamaya, sagutin natin yan. Mm-hmm. Kasama yan ng ano, presentation ni Jan. So, next slide na po tayo. Ayan. Ang daming ano, mm-hmm. questions, no? Oo nga, nagulat ako. Ayan. Baka pwede, ano, i-reserve muna nila yung questions. Oo, until the end. Sige. Balikan na lang natin. Mm-hmm. Okay. So, guys, pasulat na lang muna ng questions ninyo or kahit, just remember it and at the end, yeah, we will give time for the questions. Okay, thank you. Okay. So, first things first, before I tell you where exactly you're going to get clients, is the first important thing that you have to do is find out what to offer as a service. Okay, so I did email copywriting not because it was an accident. I mean, I did email copywriting initially because it was an accident, but I didn't pursue email copywriting kasi accident pa rin because, you know, it's something that I want to offer as a service. And the thing is there's like a criteria that you have to follow, okay, when you're trying to, you know, when you want to offer a service. So tingin ko na sa ano ba yung next slide. Okay, balik na lang. Ay, gusto niyo po ba ng copy or nakatago sa inyo? And then okay lang. So find out what you want to offer as a service. So the first question is, teka, alam ko nang gagawin ko. That's the first question. Nababasa niyo ba? Ay, sandali. I wrote it. Ayon. I wrote it on the chat. Oo. Okay. Yeah. So, the question is, does specialty solve an immediate, acknowledged, and pressing problem? Okay. So, two parts in it. Does the specialty solve an immediate, acknowledged, and pressing problem? So, let's say, can you, ano, yung mga nakikinig, can you give us, like, say, for example, like, exactly what do you do as a service? Oh, ano daw mga binibigay nyo as a service right now? Kung meron na, nag-o-offer. Kung may nag-o-offer na. Oo. Ako po, ano, Techie VA. So, mga sales funnels, ganyan. Okay, so sales funnels, diba? Sales funnels. So, is it an immediate, acknowledged, and a pressing problem for a large enough group? From what I know, ang tech is talagang yes ang sagot doon, di ba? Yes. So, yeah, marami talaga yung naghahanap doon. And they have a track record, a really huge track record of purchasing kung ano man yung, ano, kung yung consulting side ng sales funnels. Nakikita mo naman, di ba, marami nagbibenta ng products about sales funnels. Mm-mm. Same with social media management. Marami nagbibenta ng products about social media management. I mean, the fact that there's a product out there for the service that you're trying to provide, that means isa na yun. Kumbaga, one point ka na dun sa service mo. Ayun. So, check na. Check mo if there's a product that's, you know, that's being offered out there for the service that you're trying to perform. Okay. So, web developer na ko. Ito, malaki makakitaan itong mga web developer sa traffic.
nakakaasar nga. Ay, ganoon. Ako, kailangan ma-achieve ko yan. Consulting. Ayun o, IT consulting. Ayun o, IT consulting. Ayan, alam ko talaga, malaki yan. Malaki yan. Malaki yan, IT consulting. Baka mamaya pag after a year, bumalik kayo dito, sabihin mo sa akin, anong sinasabi mong 10,000 a month? Mamaya masampalin nyo na ako ng ano, ng tawag dito. Tax ko lang yan. Ganyan yung mga IT sa ano call center. Yung sweldo mo, tax ko lang yan. Ganon. Web designer, real estate broker. So, okay. So, ayan. So, the next criteria, di ba? So, it has to be a product. Now, ito yung susunod na tanong. Does the specialty offer the opportunity for repeat or ongoing business? Is it something, yung service mo ba, is it something that you can charge, tawag dito, that you can charge over and over and over? Diba? So, mga magtatanong, ang kadalasan tanong sa akin yan, John, paano kung web designer ako? One time, big time lang yun, di ba? Isang beses lang yun sa website. Yeah. Well, doon ka nagkakamali. Kasi, eto, si, ano, sikretong malupit ng to, joke lang. let's say, graphic design ka. Let's say, you created yung landing page ng isang, ikaw yung nag-design, yung pinaka-landing page ng isang business. Di ba? So, let's say, ang business na yun is plastic surgery. Ganun. Let's say, plastic surgery yung na hospital or doctor yung kliyente mo. Mm-mm. Now, magkano ba isang kliyente ng plastic surgery? Sabihin natin, 100,000. 100,000 isang lipo, ganyan. Diba? 100,000 isang lipo. Now, the thing is with businesses that you have to know, diba? Since freelancer ka, you have to know how a business is run. So when I say you have to know how a business is run, you have to think along the lines of the business owner. So if they're getting 100,000 per customer, ang susunod na tatanong mo sa kanya is, so, out of 10 people na makakausap mo, ilan doon yung nagiging customer niya? Just really sasagihin ng mga isa, dalawa out of 10. Diba? So may, ano sila, may, parang may 10% na batting average. Iba naman sabihin, 1 out of 20 or 2 out of 20. But it doesn't matter. Okay? So say for example, you can give them 20 new prospects every month. Diba? 20 new prospects every month. Ilan sa kanila yun? So let's say out of 10 ang na-convert nila is 2 people. So that's 200,000 out of every 10 na prospects. So mag-stick lang tayo sa 10. So let's say you have the ability, graphic designer ka, di ba? Ikaw yung nagde-design ng website and all that. Or, you know, ikaw yung nagde-design ng mga logos and stuff. So let's say, hinar ka nila to design their landing page. Does anyone here know what a landing page is? Or does anyone here not know what a landing page is? Let me know in the comments or sa chat. Para naman, ano. Ayan, sino daw po yung may hindi alam ng landing page? Sabihin nyo, no, I don't landing know page or squeeze page. Kaya lang ba yung landing page sa kayo sales page? Sales page, iba yun. Yeah. Or we know what a landing page is. Anyway, for those who don't know what a landing page is, it is the page that's asking for your name and email. Gets ba ng ano? Ng mga hindi nakaka... Yan, email catcher. Email catcher. Yeah. Oh, diba? So, okay. So, actually, pwede kang gumawa ng deal sa client. Let's say, for example, okay, so, itong landing page mo ngayon, how is it converting so far? Like, out of 10 people na pupunta sa landing page mo, ilan bang naglalagay ng name and email? Now, if you can help them na i-improve yung landing page conversion nila, imagine how you know how many prospects will be added into their list. And di ba sinabi ko lang sa inyo kanina na 2 out of 10, na 1 out of 10 na makakausap nila prospect nagiging customer. So the more prospects that you can give them, the more customers that they'll have. Negates pa naman yung example. The more
na magbigay ng customer na prospect mo sa kanila, mas marami silang magiging customer. Mas marami silang benta. Ganun. Mas marami silang benta, di ba? But here's the thing. Lagi sinasabi ng iba, web designer lang ako, graphic designer lang ako, but if you're gonna use this tactic, right? Kung web designer ka, ikaw yung nag-design ng landing page, instead of asking for a really, really huge upfront fee, why not ask them for a commission for every prospect na magla-log in or na mako-convert ng landing page mo? Ibigay mo ng libreng landing page. But for every customer prospect na papasok dyan, I'll get this amount. So, meron ka lang lifetime income nang wala kang ginagawa. Natutuwa pa yung kliyente mo kasi ikaw gumawa ng landing page. Eh. Diba? In-increase mo yung ano nila, yung conversion nila. Imposibleng magalit siya sa'yo kasi paano siya magagalit? Eh, diba? Paano siya magagalit kung wala siya binibigyan mo siya ng kita? Diba? Wala siya binayaran. Binibigyan mo siya ng kita every single day. Oo nga. Yun tayo. We have to think like a business owner. We have to stop thinking like an employee. Okay, hindi tayo utusan. We're partners. Your clients are your partners, not your boss. So all you have to do really, okay, all you have to do really is make sure that whatever your specialty is, you have to fit it in the business model na ano ng client mo. Kung ano man yung business model ng client mo. You have to think of a way. You have to think of, you know, ideas on how you can fit your freelancing services right in the middle of their business. Make yourself indispensable. Parang ganun yun. And that also answers the question that's already on the screen, which is, does the proposed specialty solve the problem in a desirably superior way? Yes, it does. Kasi yung normal na web designer, gagawa lang ng website, babayaran, bye-bye. Oo, babay na. Okay na yung website mo, ganun. Right. And by doing this, you're not only are you setting yourself up for a lifetime na income hanggang sa magsara yung kumpanya, but also you're also, di ba, you're also separating yourself from other web designers out there. Yun na yun eh. Isipin mo, magsalita lang yung kliyente na yun, i-refer ka lang sa iba. O nga pala siya ito, libre yan. Pero, libre nga siya, pero astig naman yung gumawa, magkakaroon, madadagdagan talaga yung kita mo. Di ba? It's like, no-brainer eh. Pag kinausap ka nun, magkano ka? Ay ano, sige, travel tayo. Wala nang pitch. Hire na agad. Kaya nga sinasabi ko, yung mga tropa kong web designer, mga ano, sila tinatawanan lang nila yung ano. Ako yung pinaka-baby sa kanila. Ayun. Puro nga lang sila kano. Yun ang problema. So, yun. Next question is, what's the next one? Ito na po. Yan. Yeah. Does this specialty offer the opportunity? Ayan. Napag-usapan na natin yun. So, the next one. Next one natin is, ready, na-duplicate ko siya. Ayan. 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 So, copy-paste mo ng data. So, yan. Are the benefits of your service is measurable? When I say measurable, remember, for example, email copywriting. What I'm doing, it's easily measurable. Kasi when I write something, kasi nagbebenta yung email ko eh. So, when I write something, may kita agad nila in terms of revenue. Diba? May nasusukat kagad. Again, we're in, you know, direct response marketing. So, is your service easily, you know, are the benefits easily measurable? Now, it's important that the benefits are easily measurable. Kasi ganito yun. Whenever I pitch clients on my email copywriting, say for example, titingnan ko lang kung gaano kadami yung tao, kung gaano kadami yung email na meron sila. Say for example, meron silang 100,000 email ng tao. Tapos sabihin niya na, magkano yung product, tatanungin ko siya, magkano yung product na binibenta mo? $500. Okay.
So say for example, mapabili ko lang doon mga 2% or 1% lang ng $500. So tingin nyo magkano na yun, di ba? So, mahina akong mag-calculate. So, ayan. But anyway, if, kung let's say for example, ang bumili is out of 100,000, ang bumili lang is 500. 500 times 500, mga 25,000 ba? Mga ganun. Or 25. I'm not exactly sure. Ah, 1% po ng 100,000 is 1,000. Ayan, 1,000. 1,000 times 500. Times 500. E di ano na, 500,000. 500,000. Ayan. So, if I can give the business owner 500,000, sinabi ko sa kanya, di ba? Kakalculate ko lang yun. Sabihin ko na sa kanya, okay, for this campaign, I think we're gonna make 500,000. If I can give you 500,000, would it be okay for to ask 4,000 for my service? Okay na okay. Diba? Oh, hindi mo na siya pag-iisipan. I mean, napaganid mo naman kung bigyan ka ito ng 500,000 tapos 4,000 lang aayawan mo ako. Diba? Gusto ko, teka, guys, let me know if I'm still making sense. Baka mamaya nagsasalita na lang ako mag-isa. Baka na nosebleed na pala kami. Yeah, oo. Sorry, ah. Guys, just let me know if it's, you know, kung naitindihan nyo pa, yes. Let me know if it's a yes. Yes daw, ayan. Yes, yeah. Making yun. Good sense. Yun. Yeah, pampagana. Oo. Yeah. So, next slide. Yeah, pala. Ano ba yun? Ano yung sunod na question? Ito po. Yan. Can progress be measured quickly? So, meron na sa akin mga nagtatanong, mga blog writers, mga ganun. Ang lagi lang depensa sa akin is, ikaw, binabayaran ka ng malaki kasi diretso ka sa revenue. Eh bakit? Eh paano kami? Hindi naman kami, di ba, nagsusulat lang naman kami ng blog, etc., etc. Little did they know na mas mahal pa ang bayad sa mga gumagawa ng advertorial. If you're not familiar with the word advertorial, search nyo sa net. It's basically a blog. It's basically parang blog siya, but in the end, may konting suggestion. Parang 5 tips for losing weight. Tapos at the end, may nakalagay, if you know, kung gusto mong mas mabilis pang mag-lose ng weight, try mo to. Advertorial pala yung tawag doon. May mga pitch ng product sa dulo. Mm-mm. Advertorial. Do you know how much those guys are being paid? Hindi po namin alam. can you guys guess? Bigyan niyo lang ng matinding number. In dollars. Isang advertorial? Isang advertorial. Like normally. Bigyan niyo ako guys ng number. Ano? $500. $500. Ano lang to yung mga 800 words na advertorial. Kasi hindi ba $1 per word sila ngayon? 800 words na advertorial. $1 per word na ba ngayon? Hindi ko alam eh. Hindi kasi ako nagaan ng vlog. Ayan sabi nila, 500, 1,000, 200, 1,000. Wala na ba? Wala nang 2K daw. May 2K. Teka. Itong... Kiti ba yun? Wala kaming alam. Okay lang. Hula. O si LJ, 10,000 daw, sabi ni LJ. Okay. Teka, dollars to pinag-uusapan natin. Dollars o pesos ba ito? Yung mga hula. Baka dollars kasi. Okay. Yung blog post. Okay. Sabi ni Nina, Rowella. Yung blog post, na simpleng advertorial, I'm asking, pag ako nagsusulat noon, I'm asking clients $750. Wow, for 800 words? Actually, minsan 600 lang. Mga ganun. Oh, tapos isang product lang ang nire-recommend nyo. Yep. Yeah. Oh, mm-hmm. Okay. Ano. 750 yun. But, ito yung matlupit doon. Yung ibang, nakilala ko, na gumagawa ng advertorial, wala ka siyang mapakita ng screenshot eh, but, yung ibang gumagawa, they range from $900 up to $1,500.
Isang ganun lang, oh, di ba? So, kahit tapos, isang ganun ka lang, isang article lang per day, okay na. Yep. Yun nga, yun nga sinasabi, kaya pang sinasabi sa akin ng mga blog writer na, alam mo yun, na kesyo sa akin daw kasi since nakakontribute sa benta daw, mas mahal daw ang bayad, they don't even know kung ano yung potential ng blog writing. Ganun siya. Ano. And again, this ties back into the business side of things. Diba? You have to know what your client's business is. If your client's business is getting leads or getting emails, say for example, yung blog mo nag-generate sa kanya ng 100 leads or 200 leads, they're not paying for your blog. Remember that. They're not paying for your service. They're not paying for your service. What they are paying for, you know, from you is the result of your service. Malino ba? It's like, whenever clients pay for my service, they're not paying to get emails. Ano naman nalang emails, diba? They're not paying to get emails. They're paying to get sales. Same with web designers. When clients are paying for web design, they're not paying for a really beautiful website. Ba't ba sila nagano ng website? Di ba para makakuha ng customer? Oo, para makakuha ng client, para magkaroon ng exactly. Online presence. Exactly. So kung yung website mo, ubod ng ganda, pero hindi naman sila nabibigyan ng customers, tingin mo matutuwa ba yung kliyente? Hindi, di ba? Ano ba siya? Magugusto ba siyang magbayad sa'yo ng $2,000, ng $4,000, ng $6,000? Kung, ano mo yun, maganda lang yung website mo. Yeah. Mm-mm. Pang girl, pink, ganun. It's not gonna add, you know, money in their pocket. So bakit kanila babayaran na malaki? Yan. Teka, parang, nandiyan pa ba kayo? Ayan. Oo, andito pa kami. Parang tahimik yata. Oo, nag-iisip sila ng ano, ng tactic na, nag-iisip na ba kayo ng tactic para ano, ibigay nyo sa client nyo? Okay, so one example would be like yung VA, di ba? Marami kasi sa ating VA. Oo, maraming VA. Maraming VA. I know someone na taga-California, na VA siya, but she's earning a lot kasi ang positioning naman niya is concierge na VA. It's $97 a month. Tapos parang paayos mong gusto mong paayos, pagawa mong gusto mong pagawa, but you're gonna pay us $97 a month. And most of the time, hindi naman nagagamit lahat ng VAs niya. Mm. Yun, idea sa'yo yun. Oo nga. Uy, nagawa na tayo ng agency natin, ano. Ito, imagine 100 people paying $97 a month, magkano yun? $9,700. Wow, oo nga. Maganda idea yan ni John, no? 100 na tao lang yun. Oo nga. Diba? Sa tingin mo ba sa 500,000 na makukuha mo, wala kang pangbayad sa mga makukuha mong VA? Diba? I mean, kahit bayaran mo sila ng buwanan na 16,000 or 20,000, kumuha ka ng 5 o 10, meron ka pa rin 300,000. I don't know, diba? Parang, win-win pa rin yan. Oo nga, win-win pa rin. Yeah. Mm-mm. Kuha ka ng full-time na VA for 20,000 a month. Kuha ka ng 10 para ma-handle yung 100 na clients mo. I don't know. Diba? Hindi naman every time ipinapagawa lagi ang claim. Oo. Let's say, talagang gusto mong walang risk. Kuha ka ng 20. Meron ka pa rin 100,000 nang hindi ka actually, natitakasan, hindi ka napapagod. Kung baga, parang ginawa mong membership, yung parang service na oo. Pagiging VA. Again, it's not really the service that you're offering, di ba? So, pag VA ka, ano ba talaga yung binabayaan na siya pag VA ka? Yung output? Output? Ah, yung ano, mm-hmm. Yung time. Time, di ba? Mm-mm. Tanungin ko pa lang yung client eh. Miss Dasha, how much do you think your time is worth? Oo nga, sasabihin, magkano ang per hour mo, Mr. Client? Ganyan.
Right. Diba, syempre, business owner sila, magyayabang yun. So, no. Mostly mga $3,000, mga ba? Check it out. Doon pa lang, pwede mo na silang maano yun. Diba? Okay. So, what if I can save you? What if I can save you, diba? Ilang, kahit 1 hour per day lang ang masave mo, okay na. Hindi, sabihin natin 3,000. So, let's say 5 hours in a day. Ang masave mo sa kanya. Ilang yun? 15,000. What if I can save you $15,000 every day? Would it be okay for you to pay $97 for that every month? Oo nga. Ayun. Yes. Diba, we have to think like business owners. Yun lang yung sa akin. We just have to shift our mindset. Let's stop thinking small. You know? Next slide. Meron pa ba? Next slide. Meron pa po. Ito. Parang wala pa tayong kalahati. Oo, ano po, nasa number 2 pa lang tayo. Well, pag hindi kinayad, next time. Oo, mag-part 2. Pero great insights po ah. Kasi, ewan ko, hindi namin naisip yan dati. Di ba, LJ, no? Oo. Parang, yun nga, kasi may kilala kami na nag-agency, pero... Si Annalyn. Pero mga around 100 or 200 yung kanya. Pero hindi ganun yung parang business model niya. Parang naghahanap siya ng VA kasi naghahanap yung mga clients niya. Tsaka yung clients niya nire-refer din siya. So hindi niya makaya yung load kaya siya naghahanap ng mga ibang VA. Hindi niya parang pinresent na parang membership, monthly membership yung service or agency niya. Okay. Hindi okay na ba yun? I'm not against any business model. Ang sa akin lang, yung kay John, yung pinakamadali. Oo. Parang, it's another option kasi yun yung talagang alam namin pag VA agency ka, di ba parang meron kang mga, mga VA tapos mga clients pero hindi siya parang presented in a way na continuous or long-term na parang monthly subscription kahit mababa yung price, parang around 97 per month, parang mababa yun for isang VA, pero pag pinresent mo na gano'n, na para siyang maging membership, and then kahit ano gusto mo ipagawa, kaya namin, gano'n. So, it's another, mapapaisip talaga si client, di ba, na ito na yung ano ko, kasi mas mababa, at I can let them do anything I want, and then parang monthly lang babayaran ko. Diba? Oh, monthly, 97, tapos by call lang, di ba? Pag tinawagan mo, napapagawa ko ngayon. Ganun. Kung gusto nyo makasigurado, they can log in, time out. Let's say, for example, I'm gonna be using, may credits lang sila na hours, di ba? Let me use 5 hours of my credits. Like, every day. Para naman hindi overwork yung mga VAs. But still, kumbaga, even if it's full-time, di ba? Ano pa rin yun? Win, isang daang kliyente lang yun, di ba? Parang achievable na achievable siya. Parang dali niyang gawin. Oo, achieve na achieve. Ayan. Yun. So, ayan. So, next slide. Find out who it is they want to serve. Okay. Ito yung pinaka-problema sa mga freelancers sa atin. Who in here thinks every business owner is their client? Ako, medyo ganun pa ako ngayon. Ako din. Sino sa mga client? Sino sa mga nakikinig dito yung mga tipong kapag do you do this? Yes. Sino yung mga dito? Si Rowella sabi, change your mindset is really the okay. Oo naman. Wala. Lahat dito, pag ano, alam nyo na kagad kung sino yung sinaservan nyo. Hindi okay. Namin paminsan tinatanong kung ano lang yung ipagawa, parang order taking. Mm-mm. Yeah. So, what I mean is find out who it is, find out who it is exactly that, that they want to serve. What I mean is, parang, what is it, when I say, what's your ideal client? Most of the time, mga freelancers na nakakausap ko, hindi nila alam kung sino yung ideal client nila. Like, ba, web designer. Sino yung, putranong ko, who do you think is your ideal client? Everyone who wants a website.
Oo, ganun ako. Everyone na may pera. Everyone na may pera. Everyone na willing magbayad. But here's the thing. Diba? The moment that you cater to everyone, you sell to no one. Ano may kwento dyan, diba? Yung aso na may hawak na buto. Yung fox ba yun? Ay, so alam ko yung hahabol na dalawang rabbits. Oo, diba? Hahabol dalawang rabbits. Tapos kapag inabol mo yung dalawa, wala ka raw mo. Wala ka makukuha. This really counterintuitive, and ito sa mga natutunan ko sa mentor ko, is the more general my offer is, like the more I cater to everyone, I'm turning people, away from me, even those who should have been my ideal clients. What you ought to do, really, is focus on something that you think is who you think is your ideal client. Basically, what you're gonna do is find out, what's their most urgent pressing crisis, what frustrates them, what makes them not sleep at night. Basically, find out everything about them, because you cannot really find out everything about, you cannot find out everything about everybody. Yun ang problema doon. And when you hop on them on a call, tapos bibentahan mo na sila, it's hard to pinutin yung mga pain points. Diba? It's like, ano kayang ano nito, diba? Hindi mo gamay. Pero kung alam mo kung sino yung demographic mo, alam mo kung sino yung audience mo, alam mo kung sino yung, kung ano yung problema nila, alam mo kung ano yung nagpapasakit ng ulo nila, there's, nagkakaroon ka ng parang additional na superpower. Nagkakaroon ka ng sixth sense dun sa market na yun. Like whenever I talk to clients who want, email copy, who avails my email copy, I know automatically, tunog pa lang ng boses kung ano talaga yung pinaka-problema nila. That's because everyone I talk to is only looking for email copy. I don't cater to any other copywriting, just email. Oh. Okay, if someone's looking for a sales page copy, tinataboy ko sila. Sabi ko, sige, I don't do that. So, ito, sige nito, refer na lang kita dyan. So, and the reason for that is, you have to exactly, hindi mo masasabi, hindi mo malalaman yung mga intricacies, yung mga tipong quirks, yung mga, let's say, yung business nila. Di ba sabi ko sa inyo kanina, you have to know exactly what your business is, what your client's business is. And the longer you do it for the same clients, the more you notice that parang yung business nila isa lang yung hulma. So imbis na nag-analyze ka ng iba-ibang businesses, yung isang hulma na yun, doon yun lang i-figure out mo. Madali lang makaisip ng mga sagot sa tanong, the usual na tinatanong ng prospects mo. Yeah. May nagsabi dito, create your customer avatar for ideal clients. Yes, you have to. But, kasi you create a customer avatar, minsan, you just write things eh. Diba? I'd rather that you talk to them, like personally talk to them, ask them what's wrong with them. Like, not really what's wrong with them, but like what's wrong with their business. Like, what is it that they want when they buy your service or whatnot. May internet na, so you could always call someone on Skype. Ganun nakadali yun. Diba? Hindi ka dapat, ito pa isang mali sa atin. We wait for a client interview bago tayo pumake up ng telepono. Oo nga po. Ano ba dapat? When in fact, you should be picking up the phone the moment that you wanna find out who your client, who your ideal client is. Tanong mo sila, tawagan mo sila, hey, palita ako nagagalito ka. So, what do you do exactly for a living? Ah, okay. You get to know people. Hindi siya one-way street na, okay lang ako ng, usap tayo. Hindi siya dapat ganun eh. It's more like,
maaalala ka na lang nila. Parang gano'n. Nga pa na napag-usapan natin ito, diba? Blah, blah, blah. Oh. So parang gano'n dapat yung mangyayari. It's more like partnership. It's not, kailangan ko nito, nakita kita, hire kita. Parang gano'n. Kadalasan nangyayari. When in fact, it should be the other way around. Remember, you're the business. Diba? You're a freelancer. You own the business. And what most businesses do is they're the ones who are trying to find the clients. Hindi sila nag-aantay ng clients. Because if every business would wait for a client to approach them, mamamatay tayo sa gutom. Oo nga. Di ba? Call centers, they don't build a building tapos mag-aantay ng clients. They don't do that. They build, before they even build the building, they're already gathering accounts. Diba? They already gathering accounts. Pag sure na may account, saka sila tatayo ng billing dito sa atin, saka sila mag-hire ng empleyado. So what's stopping us from doing the same to our freelancing business? Bakit hindi tayo yung unang mag-reach out? Bakit hindi tayo yung unang kumuha ng move? Is it because Pilipino lang tayo? Ganun? Oh. So parang you need to take the initiative or yung parang you need to take the first step or action. Parang uunahan mo sila. Well, yeah, kasi business tayo, di ba? I mean, I really like calling freelancing a business kasi it is a business. And it's about time that we treat it as one. So if you have a business, the very first thing that you have to do in the morning, it's not writing, it's not web design, it's not social media. The first thing you have to do in the morning, the first couple of hours sa business mo, it should be dedicated to finding clients. Ngayon, gusto ko malaman, sino dito yung nagde-dedicate ng first 2 hours ng business nila sa finding clients? Ako hindi. O diretso na kayo. Maisulat nga yan. Oo. Or diretso kayo agad sa trabaho. Diretso word. Ayun. Ano? So, hindi maganda na masipag ka, nagdiretso ka sa trabaho. But thing is, it's not helping your business. Diba? Pagkatapos ng trabaho mo, saan ka ulit kukuha ng client? So the first 2 hours of your business day should always be dedicated to finding clients. Ayan, o, gawin nating quote yan. Ayan. Oo nga. Sabi ni Divine, yes daw, nagde-dedicate daw siya ng first 2 hours. Pero sa job sites nga naman. I wouldn't spend time on Upwork and whatnot. It's just that kapag naramdaman mo na yung makatanggap ka ng $100 ng nabuo o yung $500 ng isang bagsakan, nangingiwi ka ng bumalik sa Upwork. Kasi diba, sa Upwork, kailangan mo munang bunuin yun bago ka bayaran, diba? Kailangan tapusin mo muna. Pero pag naramdaman mo yung nakakuha ng kliyente sa labas, tapos binigay kagad sa yung kalahati, auto 1,000. Tapos pagkatapos, bigay ko sa yung kalahati. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo napapasok sa hinagap na bumalik sa Upwork. Kasi, I mean, you're controlling kung magkano yung pwede mong kitain eh. Your income is only limited kung ng imagination mo, kumbaga. Diba? No one's setting the price. It's up to you. So while others are charging $15 for a blog post, you're charging $900 for a blog post. May magalit ba sa'yo pag ginawa mo yun? Wala naman. Ayun. So, yun lang, siguro, I'm just,
parang ang laki ng frustration ko sa nasa freelancing. Hindi naman parang, yun lang. Medyo nakaka-frustrate lang din na tayo pang mga Pinoy kasi yung unang nagbababa sa sarili natin. When in fact, most of the Americans that I talk to, hindi minsan din nila tanong kung Pinoy ako or hindi. Oh, so pag kunyari nagsabi ng Filipino ka kaya dapat ganito lang yung rate mo. So it's not an ideal client na. Okay, bye-bye. Mm-mm. Kasi we have to go into a contract with the mindset that you're the one who needs me, not me. You're looking for an expert, I'm an expert, so you need me. If you don't want to work with me, ayoko rin sa'yo. Kasi the moment you start being needy, nararamdaman yun sa boses eh. Nararamdaman yun sa boses. At the first time that I charged 1,000 above, nanginig kaya ako. Nanginig yung boses ko nung sinabi ko yung presyo. Ano po yung 1,000? 1,000 for ilang emails? It depends. Let's say, for example, like last time, they paid me $5,000 for 13 emails. Okay. And, you know, 13 emails can range from 200 words to 600. You know? Oo nga. Tapos, 5,000 lang yun, isang bagsakan. So, half deposit, half account. Actually, $2,500 sa unang, kasi dalawang option yung binigay ko, it's either 10,000 na buo, it's either 5,000 na buo, or $2,500 plus commissions dun sa launch ng product nila. So, pinili nila yung second option, which is yung $2,500 lang. But ang share ko kasi doon is 10% ng gross profits. So I think I received mga 7.9 additional dito 2.5. So technically they paid me 10,000 for 13 emails. Oh. Uh-huh. So isa din yun, di ba? Another example of yung mindset ay yung thinking outside the box, di ba? Usually when someone says write emails, okay, magkano per email? Diba? Actually, tinanong ako ni LJ. Magkano per email? Oo nga. That's not how you should be working kasi. Because the moment you start thinking about per hour, per email, per blog, per inaalagyan na ng limit yung income mo. So dapat pala per project ganun? Yeah, per campaign, per project. Kasi you're being paid, again, you're not being paid based on what you're giving them, diba? But based on your service. Kasi if I charge per email, then I'm sending a message that they're paying me the service code, just email. But if I charge per campaign, per project, diba? If I charge that, then I'm sending a message that they're paying me for results, not for what I'm giving. Oh, parang nai-imagine ko na sinasabi sa inyo yan ng mentor nyo. Actually, sabon-sabon talaga. Don't charge per email, ganyan. Siguro, parang naiisip ko ginaganyan pa ulit-ulit ka. Sinasabihan niya ng ganyan, no? Sa totoo lang, yung sa mentor ko, I paid $5,000 just for me to change my mindset. Yun lang talaga. Wala siyang tinuro about copy. Yun yung nakakaasar dun eh. Wala siyang tinuro about copy, but yung income, it was like night and day. Ayun. Wala, pang ilang slide pa lang tayo, dal-dal ko. Nasa pangatlong ano na po tayo? Pangatlong question. Sige. Yan. Now, this is important. Yung find out where your audience is hanging out. Okay, so, magsaglit lang. I want everyone to tell me where their audience is hanging out. Do you even know where your audience is hanging out? Like, give me an example where your audience is, saan sila tumatambay, whether online or offline. Do you guys know? Let me know. Sa comments.
meron akong ano sa Facebook, yung mga yung entrepreneurs na group, ganun. Right. Mm-mm. At least ikaw alam mo yung kinung kung saan nag-hangout yung ano mo, yung audience mo. How about the others? How about Divine, Chris, Sorella? No po, trial lang sa Twitter. Okay. Virginia, Daisy. Where do you guys, where is your audience hanging out? Do you guys know? Walang wrong answer dito, tinatanong ko lang naman. Sa mga groups, FB. Shalon, can you be specific on that? Like, what kind of groups? Ayan. Entrepreneurs. Nice. OFW. Okay. Ayan. LJ, ikaw. Pinasagot talaga. Nasa Upwork. Pwede ba yun? I-consider? Eh, pero kasi doon nga sa Upwork, yun nga, mababa nga. Siya, job hunting site siya. Actually, pwede ka namang maningil ng mataas sa Upwork. Ang problema lang kasi with Upwork is pag bago ka, wala kang kalaban-laban. Oo nga. Diba? I mean, kahit tingnan mo yung pinakamataas kumita na Upworker about copywriting, magkano lang ang kita na? Ah, hindi ko alam. Mga ano, copywriter. Tinignan mo. Pinakamataas. Oo, mga $60 per hour siguro. Ah, may per hour. Oo. I actually saw someone charging $100 or $200 per hour. Pero pag tinignan mo naman kung ilang clients na yung nakuha niya. Wala. Konti lang din. Konti lang din. Kumbaga, it's not enough to have, ano, yung pinakita ko sa inyo na parang what's possible. Hindi niya magagawa yun. So, Upwork kasi, parang mas marami kasing supply kaysa sa demand. Kaya may choices yung clients kung sino yung pipiliin niya. Either, you know, the lowest or most experienced or ganun. So, I know someone, his name is Danny. I forgot the last name. But, misconception na naman yan, supply and demand. Let's say for, kasi ginagawa kasi natin, for making us part, you're making yourself a part of the bigger supply. Now, what if, blogger ka, di ba? In a group of bloggers, paano ka mamimili kung sino yung blogger ang pipiliin mo? Diba? Tinanong ko siya yun kagabi, diba? Natatanda mo ba? LJ? Sino kay LJ? Ah, yung last week ba? Oo. Ayan, lahat. Oo. I mean, tinanong ko siya yan. Like, if you're gonna be choosing a group of bloggers, syempre, doon ka lang sa mas specialized. Mm-hmm. Diba? So, parang mentor, ganun? I mean, no one messes with a neurosurgeon. May tumatawad ba sa neurosurgeon? Diba? Wala. Oo nga. Kung anong sabihin niya, yun na yun. Pero pag sa doktor naman, kung anong sabihin niya, Dok, baka pwedeng may mas murang gamot pa dyan. Or parang magpapa-second opinion. Ganun. Papa-second opinion nga pa. Pero pag neurosurgeon na nagsalita, diba? Ay, may gana, sunod ka na. Yun siya eh. Special din yan. Expert siya dun eh. Maraming taong yung skills nila hindi naman ganun magaling. Nadala lang talaga ng magaling na position niya sa market. Like, let's say for example, si Oprah. Wala, siguro naman lahat dito nakakilala kay Oprah. Diba? Eto, sikat siya. Pero saan siya magaling? Sa ano, pakikipagdaldalan. Seryoso talaga? Siya yung pinakamagaling sa ipag-interview? Ay, hindi. Hindi naman, oo. Hindi siya magaling mag-interview. Oo. Exactly. Rapport! Hindi rin. Mas magaling pa kaya tayo ibang. Eto, kaya na sikat? Kasi sino ba yung magaling interview niyang tao? Di ba mga sikat? Oo nga. Mm-hmm. So, she's popular by association. Ang galing nga eh. Na, di ba? Dahil sa kaka-associate niya sa mga sikat na tao, umangat yung status niya. Ngayon, kahit may gawin siya, hindi naman ganun kaganda, feeling natin ang galing-galing niya. Kasi,
ano na siya, authority na siya, expert, expert siya. So, sa sarili mong business, like, yun ang kailangan mo isipin, like, how are you gonna be able to position your service away from the masses? It's not really supply and demand. It's as easy as taking yourself away from that huge supply. I see. Parang you're the needle in the haystack, or you're the gem or diamond in that mine. Parang something ganun. Sabihin na lang natin na ikaw yung kulay pulang kotse sa lahat sa paradahan na puro itim yung sasakyan. Pagpasok mo pa lang ng parking lot, alam mo na kung saan yung kulay pula doon. Alam mo lang si Tasha yun. Pagpasok pa lang. No? Pwede ilagay sa cover letter yun. yun yung gusto mong maging effect mo sa client. So tipong, kapag email ang pinag-usapan, ba, makliyente ko, pag nag-usap-usap sila, we need a copywriter, blah, blah, blah. Kung sino-sino yung nahanap nila. But when they say something along the lines of, okay, so we need an email copywriter. Which email is John? Parang ganun eh. Hindi na siya nag... Wala nang tanong-tanong. If it's email, it's just a guy. Kasi wala namang, ilan lang talaga yung copywriter na nag-specialize sa email. Tapos yung specialty ko pa, product launches. Wala namang copywriter, kahit email copywriter pa siya. They don't tell, you know, they don't tell their clients that they specialize in product launches. Ako lang nagsasabi na. Product launch. So, parang ano kayo, Jeff Walker, ganyan. Ako yung gumagawa ng mga emails dun sa mga ganong launch. Sa mga kumuha ng course si Jeff Walker, ikaw yung gumagawa ng emails for them. Parang ganon. Parang ganon. Actually, hindi lang, maraming way to launch a product, but technically, everyone who launches a product, ako yung gumagawa nung, yun yung target client ko. So imagine, say for example, 100,000 siya na revenue or launch. Sa tingin mo, kapag tanong sa kanya, sino gumawa ng email, di ba ako yung kukwento niya? Oh, it's John Pagulayan. Di ba? Yun yung ano dun eh. It's not really like being more skillful than the other. I'm gonna bet mas marami pang mas magaling sa akin magsulat. That's 100% na totoo. But I can kahit magaling ka pa sa akin magsulat, I can beat you in positioning. Oh, ayan, nakuha nyo ba? Gising pa ba kayo? Ayan. Tulog na yan. Audience, oo. Baka, nakatulog pa ba kayo niyan? Ayan. Yan, si Maricel, gising pa. Gising pa. Yung iba tulog niya. Oo. Baka napanganga kasi kami. Oo, speechless po eh. Parang, ano. Po kasi kami. Aha moment po eh. Aha moment. Oo. Feeling ko tahimik ng webinar natin. Oo. Hindi po, nakamute lang po sila lahat. Oo, okay, kasi gulo-gulo po tayo. Pag mamaya, magkakagulo na tayo. Opo, magkakagulo. Kasi pag nag-webinar kami, ang dami po kasi. Kasi nagkakagulo kami kahit minsan 10 lang, ganyan. Nagkakagulo pa rin kami. Hindi na matapos ang webinar. And so what's... Actually, I could go on and on and on. Doon pa lang sa mga pinag-discuss natin. But that's ano. Let's go with the 4 easy effective ways to get clients. Total na, nabigay ko naman na yung mindset na pwede. Oh, wrong spelling ako. Yeah. Effective. Yeah. Since nabigay ko naman na yung mindset na part, sa totoo lang, yun yung pinaka-importante. So, once you've got that, you can literally apply any strategy, mag-work siya. Kasi may confidence ka na, may alam mo na what's your value to your client. Yan. Tapos, next slide na lang. Kasi may meeting ako ng ano eh. Ayan. Oo nga po. Game na. Ayan. So organic strategy, the timeline strategy is, I
I'm not sure if you visited my timeline, but at some point in there, I'm offering free calls. May nakita ka ba ganun? Siguro naman wala naman naabutan. Siguro naman wala naman nag-stock ng timeline ko. But anyway, if you're gonna stock it, kung i-stock niyo ako, i-stock niyo yung timeline ko, you're gonna see there where I post, like, sabihin ko, hey guys, I'm looking for parang who needs help with their emails, etc., etc. I want to talk to you. I'm looking for blah 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 people, etc., etc. Parang ganun. So basically, what I'm trying to do there is I'm trying to get prospects interested, na prospects. And then once they say yes, I put them on my prospect list. Diba? I told you guys to build a prospect list, Marina. So, yeah. Yeah, I put them on prospect list. So, what do you do with your prospect list is that, diba, napag-usapan din natin kanina, to talk to them, ask them what their problem is, etc., etc. So, that's what I do on my timeline. It's like, kapag, when I'm in need of, like for example, I need to lagyan ng bago yung mga bagong prospects, yung list ko, I do the timeline strategy. A timeline strategy is basically just asking, asking anyone for help. Actually, dalawang Facebook na account. One is the personal one, and the one that you're seeing is the business one. Tapos, the business na side ko, ang ginawa ko doon, ang ina-add ko lang talaga doon, is yung mga tingin kong prospects. So, kapag nag-post ako sa timeline ko, alam ko na may magre-respond sa akin. So, that's one reason for you to create another Facebook account. But this time, it's only made up of, like, your ideal client. So, iba magtatanong, saan mo makikita ang ideal client? Well, that's why you need to know the answer to question number 3. Kanina, di ba? Where does your ideal client hang out? Kasi hindi mo masagot yun, hindi mo magagawa yung timeline strategy. So, actually, ngayon lang nagka-halo-halo na yung mga friends ko kasi ang dami ng freelancers ang nag-add sa akin. But, before, 800 lang friends ko and alam ko lahat yun naghahanap ng email copywriter. So when I post something on my timeline, like, do you need help? Or if I post something like an advice, guess what? Ang makakita lang nun is yung mga prospects na interesado magkaroon ng email copywriter or having problems with email. So para sa kanila, ako si Oprah. Ako yung nagbibigay ng advice. Ako yung authority. Hello? Ano pa ba? Yeah. So, just to clarify dyan, hindi to yung Facebook page mo, as in dalawa talaga siyang personal account. Yeah, dalawa yung personal account. The one, kasi sa personal account ko, andun yung mga pictures ko nang lasing ako. di ba? I mean, so, at some point, you have to separate the personal profile sa business side mo. So, nagka-posting naman ako ng masayang post dun sa business. Pero, the point is, ang gusto kong positioning ko sa market is someone who's an expert in email copywriting. Yun yung illusion na gusto mong i-create. Yeah. Someone who's an expert in email copywriting. So if you're a VA, if you have a troop of VA, so parang concierge VA ka, yun yung aura na ipoproject. I'm not saying that, to be someone that you're not. Ganun. Kumbaga, you're just technically repositioning something na ikaw na talaga. Web designer ka, mag-share ka ng tips about web design. If you're a graphic designer, share ka ng tips about graphic designer. And the fact na nakikita ka nila nag-share or the fact na tinatanong mo sila kung anong problema nila puts you at the top of their mind. And once you're on the top of their mind, kapag na-problema sila, ang unang tatawagin nila, sino? Okay. Kailangan gamitin natin yan, LJ. Oo. Gagawa na tayo ng mga
ng mga business account natin. Anyway. So, same tactic applies with FB groups and LinkedIn groups. LinkedIn, FB groups, basically what you're going to do is find a Facebook group where your target market hangs out. But before you post anything, diba, you need to find out kung ano talaga yung mga ayaw nila. Now, remember on the post that I made sa freelancing, yung freelancing page, what's the thing that you hate most? Mm-mm. I didn't ask you, what do you want? I asked you, what do you hate most? Kasi people in our innate nature is that we don't know what they want. We don't know what we want. Mm-hmm. Pag tinanong kita, pag tinanong mo yung tropa mo, anong gusto nyong kainin natin ngayon? Asahan mo, 5 minuto na nakakalipas, wala pang masyadong sasagot sa'yo. Halo-halo. Pero pag tanongin mo sila, Brad, anong ayaw mong kainin? On the spot, sabihin niya sa'yo, meron nga agad. Oo nga, no. Tama. Mm-hmm. So, yun. So, you use the same tactic sa mga... You use the same principle sa mga sa Facebook group. Sa like, ating business, find, LJ. find out exactly what they hate most. What is it that they're struggling? Their biggest challenge. Sasabihin nila agad yun sa'yo. Tapos, nung papasok ng position of authority. Kasi, every response, let's say for example, tinanong ko 50 people, binigyan nila ako ng kanya-kanya na ng version ng bagay na nahihirapan sila. Tapos, bigla akong magpo-post. Ang post ko about dun sa bagay na nahihirapan sila. Hindi ba parang ang dating nun, oh, sakto to ah. Oo nga, no. Oh, galing nito ah. Oh. Uy, siguro, astig siguro to si, ano, si John Raya. Si John Pagulayan. Parang, di ba? But we don't do that kasi we're afraid of giving too much. We're afraid of giving a lot. We're afraid of being taken for granted. We're afraid of, what if mag-post ako walang mag-comment? What if mag-post ako walang nag-like? Iiyak na lang ba ako? Ganun. Right? You have to let go of that feeling of being needy of anyone's approval. If you post, whether someone likes it or not, yan mo. Whether someone likes it or not, at least you posted. Mm-hmm. At the very least, may matutulungan ka. Nakabasa nun, hindi lang siguro niya nilike, hindi lang siguro niya kinomentan, but nakatulong sa business niya. Now, guess who they'll hire in case magkaroon na sila ng pera or in case magkaroon sila ng open or in case mangilakas. Ikaw. Oo nga. Other people are not doing that. Oh, may isa akong client na ganyan kasi nag-subscribe siya sa aking email list. Mm-hmm. Tapos, pero hindi niya naiintindihan yung email ko. Pero ako daw yung naisip niya. Oo nga naman, tama. Diba? And I'm gonna bet 100% na siguro mga 97% ng mga freelancers na Pilipino hindi ginagawa yan. But you'll see a lot of American na freelancers. They know the power of giving first, then taking later. Kasi expert na sila sa ganyan, no? Nasanay kasi tayo na ano, puro Upwork. Oo. Ito pa, actually, ito yung nalaman ko. When we talk with Marvin, yung sa freelance blend si Marvin. Mm-hmm. Nagkaroon ko ito yung meetup. Us Filipinos have a hard time of accepting the concept of giving. Kasi yung giving without string attached. It's like feeling natin nalalamangan tayo. Kitang-kita dun sa meetup, alam na alam mo na parang foreign yung concept ng pagbibigay. It's like kung magbibigay man, it's like connected pa rin sa kung ano yung service na in-offer nila. Parang ganun. Sabi niya, di ba, may pagka-selfish tayo. Oo, selfish talaga tayo. Mm-hmm. Yeah. It's not crab mentality. We're just brought up that way. Ayaw natin nalalamangan tayo.
That's the truth. Kahit nung bata ako, ayoko nalalamangan ako. But if you think about it, the power of reciprocity is, if I gave you a gift, di ba parang feeling mo obligado kang bigyan mo ka ng gift? Or gawin mo ka ng maganda? Di ba? I mean, unconsciously, kahit di ko sabihin sinatulungan mo ako, since bigyan kita ng gift, parang obligado ka nagawan mo ka ng ano, di ba? Utang na loob, parang ganun. Sabi ni Joyce, utang na loob. Tama. But we're not, you know, we're not leveraging the utang na loob effect when in our business. Lagi tayong pakabig muna bago tayo magbigay. So yun, the organic strategy would only work if you're willing to give out first. Oh, tapos na yung sermon ko. Next slide. Joke lang. Ayan, ito nga yun. Ito na yung pala. Yun. Reciprocity. Ayan, yung free health naman, it's either one-to-one, which I usually do. Like parang sabihin ko, I have 10 spots for this week, libre ako. Just let me know kung gusto mo ako usapin, etc., etc. Parang ganun. Tapos usap lang talaga. I'm not expecting for them to hire me. If they have a problem, ibibigay ko yung solution. Ang nangyayari kasi, since you're an expert, the solution na binigay mo, hindi rin nila magagawa. It's like foreign sa kanila. Talagang yung sabi mo, kliyente mo, yung newsletter, foreign sa kanya yung newsletter, di ba? It's like, hindi niya alam kung paano siya gumagana. Pero pwede mo naman sa kanya sabihin na, what you need to do is build a newsletter, blah, blah, blah. Sabi niya, oh, salamat. But pag tapos siya na mag-usap, may isip niya, teka, paano ba yun? Oo nga. So, just talk to someone, ask them what their problem is, give advice, don't expect for anything in return. Yun lang yun. And more or less, kapag yung kaibigan nila or sila, kung yung isang kakilala nila nagkaroon ng need na sakto doon sa expertise mo, pwede ka lang i-refer. Group approach naman is yung webinar. So, meron din akong sa timeline ko, because I usually post inside groups, but anyway, sa timeline ko naman, you're gonna see there a post. Hindi ko na-explain dito, just read the kung anong post ko. I-stock nga lang yung timeline ko. Meron doon natin ako, mamaya. meron ako doon na parang I'm gonna do a webinar, etc., etc. Nothing for sale, etc. Basta parang ganun. Now, what I did there was I built my own prospect list. So, lahat ng nag-attend ng webinar ko, so mga 50 plus yun, guess what? They're now part of my prospect list. I can now follow up with them every week. Sabihin ko, hey, may what's up? Nakamusta ka lang. Parang tropa mo, nakamusta. Di ba pag tropa mo, lagi mo nakikita, kapag humingi ng pabor sa'yo, kadalasan pagbibigyan mo. Pero pag tropa mo, minsan mo lang makita, tapos darating uutang pa. Parang, teka. Hindi yata tama to. Parang gano'n. Hindi tama. Kapag humingi siya kagad sa atin, tapos hindi naman siya magpakita. Parang gano'n. Yan. So, yun yung free help. Okay. Guys, gising pa ba? Gising pa ba kayo? Yeah. Parang kumukonti yung comments, ha? Oo. Na sila na starstruck. Oo. Guys, can you put in quick yes? Yes lang, yes. Yes lang, just so I know that you're still alive. Oo nga. Ayun, gising pa nga. Ayun, gising pa daw. Trying to digest everything. Oo, baka kailangan yata natin itong gawing libro para ano, mabalik-balikan nila. Oo, ilang times ko ito i-replay eh. Oo. Directing. Okay, so number three is the manual outreach. You can do this by adding someone as a friend on Facebook or by email. Now, when I say manual outreach, I just say the moment I add someone, tatanong ko lang sa kanila what's their business? Uh-huh. What exactly that they do? Napabayaan ko lang silang magdadaldal. Dahil ang ending nun, kapag katapos siya magsabi,
hulaan mo ang nasasabihin niya. How about you? Exactly. How about you? Now, remember that I don't add friends that are not in my ideal prospects. Mm-hmm. So, let's say, for example, ideal prospects ko is financial advisors. Tapos, pinabayaan ko silang magdadadada. Kahit alam kong financial advisors, pinabayaan ko silang magdadadada. And then I said something, kapag sabi niya, okay, so how about you? Sinabi ko sa kanya, well, I help financial advisors, blank, 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 blank. Sa tingin mo, hindi ba siya mag-curious kung ano yun? Diba? I'm technically speaking to my very ideal, you know, my own ideal audience. Let's say I'm a website designer. I do website design for financial advisors. Para mas maganda, I do website design for financial, you know, I do website designs for financial advisors in order for them to increase their revenue by 2 times or 3 times, whatever. You can add a benefit at the end ng introduction mo. But the point is, the fact that you mentioned that you're in search service, in search ideal client, parang, alam mo yun, kung sa baril, parang sniper yung ginamit mo, di ba? Oo, may target. Targeted yung prospect na yon. Targeted na prospect na hindi ka nagmumukhang nagbebenta. Mm-mm. Ang nagtanong, sumagot ka lang naman. So yun. Guys, na-guess nyo ba yung, ano, yung manual outreach sa tactic? Mm-mm. Oo. Tahimik yan, yes sila. Daw. Yes po. Baka naghahanap na sila ng i-add sa Facebook. O nga, baka yung iba gumagawa ng profile. Oo. So to clarify, John, paano mo naman, pinoprospect yung isang prospect? Parang sinustock mo ba ulit? Okay. So, remember again, that's going back to the question earlier, di ba? Where is your ideal audience hangout? Say, hangout nila is yung LinkedIn group or whatever that is. All you need is an email tapos mahanap mo na siya sa Facebook, di ba? Yes, oo. Isang email lang kasi yun ang gamit nila sa Facebook. Hmm. So, yun. That's how you basically make sure that your prospects are targeted. Kung di ka sure, pasok ka ng Facebook group na puro ideal clients mo. Add mo sila isa-isa. Oh, pero syempre, dapat personalize. Hello, I saw you in the Once they add me back, sasabi ko lagi, thanks for adding me. Tapos nare-reply naman sila, you're welcome. Okay. By the way, I hope you don't mind me asking, what exactly is it that you do? And people love talking about themselves. Yan ang favorite subject natin, di ba? Sarili natin. Oo, tama. Tapos after that, saka ka nasasagot na ano. Antayin mo siyang magtanong, like, what exactly do you do? Or magantay ka na magsabi ng ano, ng hanapan mo siya ng problema. Di ba? Sabi niya, oh, all good, blah, 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 okay. Now, what's your biggest challenge when it comes to blind? Tapos magbubusa siya na sama ng damdamin niya. Guys, just be genuinely interested about the lives of who you're serving. Actually, may nagsasabi sa akin, passionate daw ako sa pagsusulat. Actually, nagpost ako about doon. I'm not really passionate about writing. However, I am passionate about people who I'm writing for. I'm passionate about the people who I'm writing for, not of my writing. So, interested talaga akong malaman kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Interested talaga akong malaman kung ano bang problema sa business. Interested talaga akong malaman kung ilan na anak nila, ilang taon na ba sila, ilang taon na silang kasal ng asawa nila. Because those are the things that's gonna separate you from a normal freelancer to someone who gets paid a lot.
Oh, okay. Mm. I see. Ayan. Yeah. Hindi nga lang to overnight. Yun yung problema doon. Kasi pakahilig kasi tayo, tipong, tatlong araw na ako nag-aaral nito, wala pa rin. Tapos, diba, ang puro reklamo na maririnig mo. It's not a tactic that's, ano, that's, that can, that would work overnight. Minsan, nag-work siya overnight. But the thing is, I don't want you to expect that it's gonna work after 3 days. So, mag-work na. It's not that. It's not a magic potion. Again, you're building a relationship. Diba? Oo nga. So unless you can build a relationship in 2 hours, then good for you. But, yeah, be genuinely interested in your client. And tama yung narasin. Yeah. Ayan. So mamaya, pupunta na, ay, kumusta na kaya yung client ko? Actually, matatawa ka, when you're doing this long enough, the fact na nangamusta ka lang, you're gonna get a project. Ay, ganun? Talaga? Oo. Ewan ko, mahanap ko pa yung mga ano. Like, ito nga eh. The fact that the targeted yung mga friends list ko, I remember last week, nag-change ako ng banner pick. Ginawa ko siyang write, send, convert. I'm not sure if you saw that. But anyway, nag-change ako ng banner picture ko. Mm-mm. So, ang dami nag-comment. Ang dami nag-comment. Tapos doon sa mga comments, may dalawang tao doon na nagtatanong kung magkano daw ba magpagawa ng email. And all I did was change yung picture ng sa Facebook. Oh, so kailangan pala gawin pala natin palagi para ano, build up siya. So parang ano talaga, in time yung binabasa kong libro ngayon, yung One Thing at a Time. Ayun. Oo. Kasi ito, when mahilig kasi tayo mag-focus sa result, di ba? But let's say for the month, ginawa natin to. Ginawa mo to. Tapos after a month, nakita mo, ganun pa rin yung kita mo. Akala ko ba magiging 100,000, 200,000, 500,000? But the thing is, the result is something that you cannot control. Tama ba ako? There's only something that you cannot control. What you can control are the actions that you take consistently every single day. Magalit ka kapag hindi mo na-meet yung mga kailangan mong gawin every day. Doon ka magalit. Huwag kang magalit dahil di mo na-meet yung quota or yung target mo. Magalit ka dahil di mo nagawa yung kailangan mong gawin every single day. Kasi yun yung bagay na nakokontrol mo. Doon ka magalit sa sarili mo. Huwag di mo nagawa yung bagay na kaya mong kontrolin. Pero yung result, whatever the result is, whether you get an extra 40,000 or less, the point is, you did everything you could consistently on a daily basis. Yun yung importante dun eh. It's important for us to build that habit. Ayun. Oh, again, first 1 to 2 hours. First 1 to 2 hours is dedicated to this one, looking for clients, to building that relationship. Okay. I-schedule na natin yan, LJ. First 1 to 2 hours. Oo, nilalagay ko na sa board ko. Oo, yan. Gagawin ko ang whiteboard yung dingding namin dito, eh. Ayan, so next. Ano ba yung next? Ayan, ito na. Last na. Yes. Referral. May tanong ako, referrals. Paano yung before you get hired? Kasi usually, referral, di ba? After you get hired pa. Okay. So when a client says yes, like before, I mean, before you even exchange yung pera, let's say ganun. Sinabi ko rin sa podcast ni Marvin, sabi ko sa mga clients ko, okay, so in order for me to concentrate on this project, would you mind
telling telling your friends about my service, so I wouldn't spend time on marketing myself, and instead I could focus more on your project. Oh, ano? Diba? So you're making it seem as if you're doing them a favor instead of you asking for a favor. So in order to concentrate on ano, on this project. Okay. Let's say for example, you're the client. Tasha? Sabi mo, yes. Yes. Yes, okay. Well, here's the thing. In order for me to really focus on, so that I could focus on your project and give my 100% on it, since I'm also doing my own marketing for my services, would you mind referring me to a couple of your friends so I could dedicate 100% of my time to your project? Yeah, mukha siya naman eh. Oo, okay na lang si client noon, no? Sabi, okay, oo nga. Make sense naman kasi para hindi ka na magmamarket ng sarili mo sa kanya ka magkoconcentrate. Okay. But if you're not, but it's important to confident ka habang sinasabi mo yun. Kasi kapag nagbabaka ka, is it okay to have referrals? Yeah, parang hindi siya, basically kapag nagbubulbul ka or something, parang... Para kang scammer. Oh, parang ganun. Diba? And that thing. So if you're not yet confident of doing it, then do it after you get hired or after you submit the project. Okay. After you submit the project, the moment they get kung ano man yung hinihingi nila sa'yo, ask them for you. Kasi andun pa yung dopamine. Andun pa yung high. Kasi pag bumili ka ng bagong bagay, di ba high na high ka, tuntua ka. Ako mo yung gusto mo. Pagdating mo sa bahay, dumipas na yung mga ilang oras. Pag tingin mo, hindi ka na masyado excited. Oh, so dapat right after submitting ng project. Oo nga kasi masaya pa siya. Masaya pa siya, right? So kung bumopuls man yung ginawa mo, huli na lahat. Na-refer ka na niya. Joke lang. Huwag niyo naman yung bopuls na. Ano trabaho? Ganda naman. Ganun. Oh, ganda naman. But you get my point. Yun na yan. Tapos, number three is ask them. When I say ask them, like ask them, like literally ask them every month for referrals. So yung list mo every month pag kailangan mo pa ng additional clients. Actually hindi na ako nag-ask ng referral. Kasi mamamatay na ako sa trabaho pag before na nagbibuild ako ng client list ko. Talagang every month yun. Parang, hey John, hey what's up? By the way, I have a couple of spots this month. Do you know some? Do you happen to know anyone who needs blah blah blah? You know. So two ano yun? Dalawang ano yun? Dalawang. It's like killing two birds with one stone. Kapag gusto mong hire ng kliyente, sinabi mong libre kaya hire kanya. Kung di naman sila libre, yeah, refer kanya. Oo nga, no, tama. Kasi takot tayong magtanong eh. Takot tayong humingi ng pabor sa kliyente natin. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang meron? Bakit tayo natin mag-guess na rin? Mahihain kasi kapag Filipino. Ayun. So, hindi daw sabi ng baby ko. Mayabang tayo. Oh, mayabang nga tayo. Kaya lang natin gamitin yung yabang natin sa ayos na paraan. Oo, sa ibang way. Yung yabang kasi natin napupunta sa ano eh. Ayan, usually kasi pag Filipino takot mag-decline. Totoo yan. Actually, may exercise nga akong pinapagawa dun sa... may dalawa akong apprentice. Ang unang exercise kong pinagawa sa kanila, pumili sila ng discount sa Starbucks. Okay. Humingi ng discount sa Starbucks? Totoo. So, kapag i-video nila yun. Mag-apply pala tayo, mag-i-apprentice itong si John. Papahingiin niya tayo ng discount sa Starbucks. Parang may narinig akong ganyan dati. Ay, hindi, sa McDo naman yun. Okay.
hindi ka ng discount sa Starbucks. And the reason for that is there's a chance that you'll get declined. Masakit yun na ma-decline ka sa harap ng maraming tao. Oo nga. Tapos may mga nag-aantay pa sa harap. Mga nag-aantay. Patatawa lang ako. Sabi, hindi ba itong loko tumingin ng discount? Oo. Sa Starbucks pa. But if you get past that, yung ganong feeling na napaya, ito lang pala eh. Ayun, on-shell doon. I always do that kaso decline daw. I mean, what's lagi na natin isipin, what's the worst thing that could happen kung ma-decline ka ng discount sa Starbucks? Wala. Wala ka ba ng mga taong tumama sa likod mo? Hindi. Oo, hindi. Diba? But those are the things na simple lang, pero kumbaga, laki ng ano yun, laki ng boost sa mindset mo. So the next time you ask someone and dinecline ka niya, no, hindi ka na masyadong attached dun sa result. Kasi naramdaman mo na yung mapahiya. Naramdaman mo na, ano mo yun, parang iyaano mo lang, sasanahin mo lang yung sarili mong mapahiya. Yun na lang. The moment na nasanay ka na sa no, you're, to be honest, I'm always looking for a no instead of a yes. I'd rather talk to a client and have them give me a no rather than pag-antay nila ako sa yes. Oh. Actually, may mas mahabang ano dyan, may mas mahabang tawag dyan. May mas ma mas malalim pa na explanation kung why I'm looking for a no, but medyo mahaba-haba. Oo, ano tayo. Yeah, pala. I have a question. Oh yes. Okay. Before you ask me questions, I have a question. Ayan. Yeah. So, sana may nakakaalam nito ng tamang sagot dito. I'm really hoping someone may nakakaalam. Say for example, if you're given a superpower, let's say for example, let's say may-ari ka ng ano ng burger stand. Tapos magkalaban tayong dalawa. Dalawang burger stands na magkadikit, magkalaban tayong dalawa. If you can wish or you have a superpower to wish for anything, like anything that you can add para mas maraming taong bumili sa'yo, ano yun? Oh, ang hirap na. Or let's say, sabi natin, wala na ako. Hindi mo ako competition. Wala akong competition. You have a burger stand. Yun. Gets ni Lisel. Agaling. Very good pang marketing. Ina-expect ko talaga na sana may makakuha nito. Kasi, most of us are focusing on mas masarap na burger. Diba? And in freelancing. Oh, galing ng memory ni Lisel. Nabasa niya raw sa Boron Letters. Yeah. Kasi diba, most of us are focusing on our freelancing skills. Most of us are focusing on paano mapasarap pa yung service natin. Diba? Yun yun eh. Most of us are focusing on acquiring different skills. Most of us are are focused on being better writers, being better web designers, being better whatever. But almost all of us are forgetting the most useful skill that you can learn is getting clients. Yun yung pinaka-importanting skill eh. How to find the starving crowd. How to find the ideal clients that needs your service. Yun yung dapat na hinahanap mo. Hindi ka na dapat nag-add ng another skill. Tama na yung skill na meron ka eh. You've already had enough trainings. You've already had enough books, courses. What you need to learn is how to get clients. Yung pinaka-importating skill because your business will live and die on how awesome you are at getting clients. Yun. Gusto ko na sabihin. Ayun, noo nga naman. More starving customers. Oo. So, ayun.
Meron pa akong 10 minutes to answer your questions. Oo, oh, ayan. 10 minutes na lang, game. Paunahan. Magtanong ng question kay John. Kasi 10 minutes na lang tayo. Tapos ano oras po yung ano nyo, meeting nyo? 11:15. Ah, okay. Yun. 11. Tapos tayo. Oo. How can you make sure daw po na ma-meet yung target ni client? Di ba nakaka-pressure? Baka kasi puro confidence lang ang natira. Sabi ni ano, Chris. So, that's the thing. When you're, di ba sabi ko sa inyo kanina, be a neurosurgeon instead of a doctor? Tatanda nyo ba? Yes. Yeah. Yeah, ano, be Doctor Strange. Right. Now, the best benefit that you can get from being specialized is that gumagaling ka. Yung skills mo, nagko-compound, hindi siya kalat. Kung swimmer ka, dapat swimming lang ang pinapractice mo. Hindi ka rin nagda-darts, hindi ka nagba-basketball, hindi ka nag-kung ano-ano. Paano ka gagaling sa swimming kung bihira mo lang i-practice yung swimming? Negets ba? So, it's like, if you're on web design, tapos ang target market mo is realtors. Why are you targeting other people na hindi naman realtors? Make sure you target realtors. Para yung skills mo, dumadagdag, nag-accumulate from experience. Para pag may profile ka, puro realtor siya. Sa tingin mo, pag may nalapitan kang real, may-ari ng realty, tapos sa paggawa ng website, pinakita mo yung portfolio mo na puro realtor din na website, sa tingin mo, hindi siya oo sa'yo. O, so kailangan talaga ng niche. Kailangan talaga niche yung service mo. It's either your service or yung market. Now, nakaka-pressure siya. But the thing is, you have to start small. Diba? You have to start small. Minsan nga, sinasabi ko pa nga, you have to do things for free. Lapitan mo yung ano, yung realtor na isang kilala mo, gawin mo siya ng website for free. Para lang sa portfolio mo, tingnan mo lang ano mangyayari kapag ginawa mo siya ng website. Bawa, nag-increase yung sales niya. Oh, pag ginawa mo siya ng website, ito yung mangyayari, nag-hawal siya ng ito karaming kliyente. Pag next na client mo, di ba may confidence ka na sabihin, last na website na ginawa ko, nagkaroon ng ganitong kliyente. Oo nga. Di ba? So, the more often you do that, hindi ka naman pwedeng maging bano. Di ba? Hindi pwedeng patras. Lagi kong gagaling. Ayan. So, mag-isip na kayo ng mga gusto nyong niche. Gusto nyong specialization. Ayan. Ayan. Yeah. Ano nyo po na ano, talaga nag-concentrate ka lang sa email marketing? Actually, medyo nahihirapan ako kasi I was targeting every copywriting client. So, yun yung mayroon. Dati parang may landing page ka pa, ganun. Actually, dati may webinar pa ako about email copy lang talaga. Just to be an Oprah sa mga clients ko. But now, since I don't need it, wala na. Tinanggal ko na. Oh, nasa YouTube po ba yung mga ano nyo? Yung webinar nyo about email copywriting? Ay, hindi ko nilalagay sa ano yun. Nakasave siya sa ano yun. Sa, tawag ito as soundbites. Oh. Sa ano, as MP3 sa laptop ko dati. Ah, so ano siya? Parang podcast? Well, alam mo yung kapag nag-record ka sa GoToWebinar tapos in-extract mo siya, MP3 siya lalabas. Ah, MP3 so, parang, pala siya lalabas. Na yun. Oh, weird. Ayan. Just, so, wala na ba tayo? Ito lang. Oo. Sayang, ang 7 minutes pa. Ay, sa email copywriting nyo rin, kada email ba, do you ask sa, a question or kada email mo nagbebenta ka or kailan sa email ka nagbebenta? Ganun. It depends on the market. That's why an email copywriter's job is 90% research, 10% writing. Ah, so kaya mas maganda talaga na naka-niche ka para at least alam mo. Kunyari. Yung iba sobrang niche pa eh. Parang email copywriter lang sila pero sa make money online lang sila.
magsusulat. Oo, kailangan naman, alam nila talaga. Ako naman, sabi ko, parang ang masyado naman yatang nakabagot yun na ilang at yun lang sulat. So, sabi ko, product launches ang akin. So, anyone who just gonna launch a product, ako yun. Yun. So, yung mga ano, sino ba may course about that? Si Bushra, meron siyang sold out launch. Right. Oo, yun yung mga alam ko. Si Jeff Walker, may product launch formula. Sir, sabi ni Divine, hindi po kayo email marketing? Email marketing is a business model. Sa totoo lang, halos lahat ng business sa internet, email marketing. So I'm not doing email, well, what I do fits inside email marketing. But I don't set up the website, the autoresponders, etc., etc. Matatawa ka nga eh, babayaran ka ng 5,000 para sa Google Doc na may laman na 13 emails. Oo, buti naman hindi Notepad. Google Doc naman daw. Di naman, dati Microsoft Word, kaya lang sabi sa akin Google Doc naman daw. Oo, kasi hindi compatible sa iba si Microsoft Word, so Google Doc na lang. Ito, how quickly do you discover what niche you're good at? Oo nga. So, I didn't know I was good at anything until I tried it. So it was more of a trial and error yung nangyari sa akin. So in your case, if you're really, you know, you can approach it two ways: trial and error, which is matagal, or focus yourself on just one thing, make yourself good at it. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang naturally born na magaling na sa niche na yun. Walang ganun. Oo nga. Since our target client for abroad, how to make sure na bababayaran tayo? Okay, I like this question in a sense na this is a bit of an Upwork mentality. Diba? We can only ask for payments once we do our job. Diba? But outside their clients, you can ask for the full payment up front. So, mag-worry ka pa ba na bababayaran ka kung binayaran ka na kagad yung pag ginagawa yung trabaho? Oo. So, usually 50% upfront, no? Ganon. Oh, kung worried ka, let's say for example, ayaw mo mag-charge ng upfront, gusto mo 50-50, make sure that the 50% that you're asking is enough para masabi mo sa sarili mo na kahit di niya ako bayaran ng pangalawa, sold na ako. Oh, okay. Oo. That's the reason why I'm asking for really huge fees. Katakbuhan man nila ako dun sa pangalawa, it doesn't really matter kasi yung una pa lang sold na ako. Eh. Ah, oo nga. Pag naman web designer ka, I will hold your website hostage. Paano ganun? Pero hindi mo binayaran. Oo. Pero ang point is, I've been doing this for 3 years. Wala pang nang engine sa akin sa bayad. Oh. Yun ang masasabi ko. Wala pang engine sa akin sa bayad. Okay, so may tanong, is it okay to tackle problems first in copywriting to help your clients? Yes. It is important kasi you have to make them problem aware. If you're gonna notice, lahat tayo, malapitin tayo sa problema, di ba? Kapag may ambulansya, tinitingnan agad natin. Kapag may police, kapag may patayan, kapag may banggaan, di ba na nakakatch agad yung attention natin? Oo. Kasi neurologically speaking, ng mga panahon ng mga ancestors natin, we're really wired that way to survive na makaspot ng danger. So if you're not using problems to attract people into your marketing, then you're doing everything wrong. Just take for example the post that I made dun sa webinar invite, diba, 100 likes, 100 comments, 100 etc. Notice kung pag binalikan nyo yun, look at the first 3 lines. Kaya mo bang i-access ngayon yun? The first three lines? Ititingnan ko po. Ayan, sandali. Share ko na lang yung screen ko dito kay Facebook. Ayan. Ito. Share screen. Ayan. Hanapin natin. Si John. Ayun. Ano sabi mo? Ah, ayun. Ay, hindi. Ayan. Click mo lang yung image.
Ayan. Eto, do you hate the unstable freelance income? Oo nga. Yeah, puro problems yung sinabi ko sa una. I didn't say na, oh, I'm doing a blah, 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 blah. These people don't care what you do. They care about themselves. Oo nga. Okay, eto, and connected to sa tanong ni Ivy, how to convince client to hire you even if you don't have experience? The question